Oh, habang busy-busy mga kababayan, yung mga dilawang DDS na ano na maganap ng mga panira sa ating pangulo, yung ating Pangulong Bongbong, busy-busy mga kababayan sa ano sa mga big ticket projects niya. Ito. Nandun siya sa Valenzuela kanina. Tingnan ninyo yung mga pabayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Big time po. Malayo yung previous administration ni Digong sa kani Panot. What? Ikaw na, Mr. Maravillas, nanggatong ka na naman. Malayo man talaga, kahit yung sa Marawi, malayo. Eh, tingnan ninyo. Ang liliit ng mga pabahay ng mga previous administrations, talagang Marcos lang po ang sakalamat. Tingnan ninyo, Valenzuela City ito mga kababayan. Ah, saka, anong masasabi ninyo? Aproba niya? Before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga malalaking ano, kwento ngayong araw na to tungkol sa mga projects na nilo-launch at binubuksan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, click subscribe mo na sa ating channel po. Click subscribe ninyo and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bayan. Hindi po yung marites na mga dilawang DDS saka yung mga dating BBM na tumambling na po. Hindi na kaganon siguro. Saka like and share na rin po ninyo mga kababayan. Ayos! And wag na rin po ninyong i-skip yung ating ano, mga commercial ads para sa ekonomiya ng ating bansa. So sabi dito mga kababayan sa mga news releases ng Presidential Communications Office, yung Administrasyong Bongbong Marcos is finding ways to build housing projects sa mga government idle lands, yung mga hindi man po ginagamit na. So, ina-identify yun bilang site ng mga pabahay program ng ating Pangulong Bongbong. So, sabi rito mga kababayan ng ating Pangulo sa kanyang speech, kasi pumunta siya doon sa Valenzuela City, doon naman po yung groundbreaking ng pabahay ng ating Pangulo, yung 4PH tulad ng ginawa dito sa ano sa amin sa Bicol, sa Naga City. O sabi niya, sa ngayon patuloy namang nagsisikap ang ating pamahalaan upang mas marami pa tayong maipatayo na mga pabahay para sa ating mga minamahal na kababayan. O kita ninyo, talagang mahal na mahal niya yung mga mamamayang Filipino, mga kababayan. President Marcos Jr. said during Monday's groundbreaking of the Disciplina Village in Arcong Bato Park in Valenzuela City. Yun pinakita ko sa inyo na mga model houses. Condominium po siya eh. High-rise, ano, mid-rise. Mid-rise building, mga kababayan. So, malayo yung mga previous administration po ang mga ipinatayo na mga pabahay po ang liliit, parang ano, basta lang may masabi. Lalo yung kay Panot. So sabi rito ng ating Pangulo, patuloy nating pinag-aaralan kung papaano isasagawa ang pagtukoy at paggamit sa mga bakanting lupa ng gobyerno na maaaring tayuan ng mga pabahay ayon sa ating batas at sa alitontonin. Sabi niya, the shelter initiative in Valenzuela City is a good example, anya,
of the government's efforts of providing people with decent and affordable housing, sabi po ng ating Pangulong Bongbong. As he called on all stakeholders to continue building high quality and affordable houses for the people. Tandaan ninyo ang sinabi niya, ha? High quality. Ayaw niya ng mga pabahay na madaling masira. Madali lang masira po. Lalo sa panahon ng mga calamities. Di ba? Kaya yung mga pabahay na mga Marcoses, sabi ko nga sa inyo, yung Bliss Housing, yung PBN, pambansang bagong nayon, na pinagawa nung panahon ni Apolacay through the housing inhuman settlements. Yung First Lady, the original First Lady, mga kababayan, Imelda Romualdez Marcos, na gusto nang chinishmis ng mga dilawan na patay na daw. Yun ang nagpagawa ng mga housing projects noon, mga hanggang ngayon, napakagaganda po. Ang dami na ng mga improvements. Yung iba, mga mansion na po. Yumamana yung dating mga beneficiary. Siyempre, over time, umasenso na rin yung buhay nila. Ganon kaganda. At hanggang ngayon, makikita ninyo na parang mga first class subdivision na rin po in the provinces, ito mga dating pabahay ni Apo Lakay. Ganon din ang ginagawa ngayon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yung mga parang, sabi nga, parang bahayan niya ng kalapati. So sabi rito, mga kababayan, sa balita, the president also wants to make sure that residents who will occupy those housing units must have enough opportunities for sources of livelihood using talents and skills. O, diba? Hindi lang yung basta may pabahay, kundi pati yung mga occupants kailangan may decenting trabaho rin, decenting kabuhayan. Tuturuan sila, mga kababayan, ng mga skills kung paano makapaghanap buhay ng maayos. You see? Sabi niya, malagang makipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor upang maisakatuparan ang ating mga kolektibong hangarin. Gayon din, sabi po niya, tiyakin natin na ang ating mga gusali ay matatag gamit ang kalidad at matibay na mga materyales. You see? Hindi yung collapsible. Kunting tama, mga kababayan, ng hangin, hindi man masyadong malakas yung dumaang bagyo, ayun, sira. So ang nangyayari, paulit-ulit lang, kasi yung mga pabahay na mga previous administrations, yun kasi yung style nila. Kasi nga, badot kasi po sa corruption. What? Tinipid. Mga kababayan, ang malakas po, hindi man yung building, ang malakas po yung pangungurakot ng mga contractors at yung humawak na gobyerno. What? Ganon. You see? So sabi rito po, the disciplina villages are complete communities that provide residents with access to schools, health centers, and government services through the City Hall Annex. The Valenzuela City Government and the Disciplina Villages beneficiaries have entered into a home space agreement which seeks to instill discipline to the residents in the maintenance of their homes and communities. Yun ang lacking po kasi sa mga previous na pabahay. May ganong pabahay din yung
mga previous administrations, lalong panahon ni Ramos. Kita ninyo yung mga nandyan sa Metro Manila na mga matataas na building. Bulok na po kasi walang disiplina yung mga occupants, yung mga home along the rilis dati. Kikita ninyo? Ay, parang squatter pa rin kasi hindi naalis yung pag-ugali nilang hindi malinis, hindi tinuruan ng maayos. So kailangan talaga pati yun ay tutukan po ng gobyerno yung disiplina ng mga beneficiaries, yung kalinisan. Diba? Kailangang istriktong obserbahan. May kasabihan tayo, diba, mga kababayan, na cleanliness is next to godliness. So, sabi dito, mga kababayan, sa balita, the fourth disciplina village will rise in a 2.07 hectare land in Barangay Arcong Bato, Valenzuela City, where a total of 25-story uniform siya po eh. Yung dito sa amin, 25-story din po, mid-rise building. Yung mga pabahay ng ating Pangulong Bongbong. Intended for 1,200 informal settlers families who were living along the Tulyahan River and the Manila Bay, will be built in support of the administration's Build Better More housing program. So in the coming days and months, mga kababayan, yung mga nakikita ninyong mga bahay na nandyan sa mga ano, nandyan sa mga gilid ng ilog, at pati doon sa may ano, may Manila Bay, mawawala na po sila kasi ililipat sila dito sa mga pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mga condominiums, 25-story condominium building. So, yung dating mga mahihirap, mga yayamanin na po sila pagdating ng oras. Nakatira sa condominium. Di ba? Hindi na barong-barong yung kanilang tinitirhan. Kasi nga, sabi ko, mga kababayan sa inyo, yung dream ng ating Pangulo para sa mga mamamayang Pilipino ay maitaas yung status ng pamumuhay to at least ano, middle class status or upper middle class status, ultimately ganon. So, yung mga dating nakatira sa napakaroroming mga lugar diyan sa Metro Manila, nanlilimahid yung kanilang pamumuhay. Di ba? Abandon haros. Ayun, mawawala na po siya paunti-unti. In 6-year time sa term ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sisikapin ng administrasyong ito ng ating Pangulo na maalis sila dyan at mailagay sa disente na matitirhan. Ganon. Kaya ngayong target po, more than 6 million units ng bahay ang gusto niyang maitayo sa kanyang administration po. So, sabi rito, mga kababayan, with a total of 12.9 hectares, the Disciplina villages in Ogong and Bignay can accommodate more than 4,500 informal settlers previously living in danger zones. Yung mga tabing ilog, kung umuulan at may bagyo, ay talagang laging nalalagay sa panganib yung kanilang buhay. Most of the time, ito yung mga nire-rescue pag panahon ng calamities. Di ba? At ini-evacuate po pag peligroso na. Kasi nasa yung kalagayan po nila, kasi nasa tabing ilog nga po sila. So ito na po, mga kababayan, ang magiging
tirahan po nila. Ayan. Mid-rise building. Parang yung concept po, yung mga housing projects sa ibang bansa tulad ng sa Hong Kong. Kaya lang sa Hong Kong po, napakatataas na yon na mga buildings. Doon nakatira yung karamihan sa mga ordinary people. Pabahay yung ng gobyerno. Ayos? Siyempre, kahit yung mga hindi bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ay mabibigyan po ng pabahay. Basta't sila, mga kababayan na identify ng mga LGUs, kasi yon ang partnership po dito. Na-identify ng mga LGUs bilang nangangailangan ng tulong sa gobyerno. Ayos, yan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.